Isang maliit na kapilya, mumunting bahay dalanginan, at ang mga mananampalataya nitong deboto ng mahal na poong Santo Niño. Nakaugaliang ang pista ay ipagdiwang sa pamamagitan ng isang Misa Triduo o tatlong araw na Misa ng Parangal, Misa sa araw ng kapistahan, at nagtatapos naman kung gabi sa isang payak na prosesyon. Taong 2004 ay nakabili ng isang bagong imahe ng Santo Niño ang pamunuan ng kapilya. Minabuti ng pangkalahatan na ito na ang imaheng gamitin sa araw ng pista at pansamantala itong nanahan sa tahanan ng Pamilya Silva sa Villa Encarnacion. Magpasimula noon ay inililipat ang imahen ng Santo Niño sa tahanan ng mga kasapi ng pamunuan ng kapilya upang doon mamalagi ng isang taon. Hanggang sa noong taong 2008 ay tuluyang naitatag ang Hermandad de Santo Niño na siyang mga ngasiwa at magtataguyod sa kapistahan ng patron. Ang maringal na prosesyon ng Santo Niño ay nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng kapistahan ng ating patron. Dito ay tinatampok ang iba't ibang imahe o taguri ng Santo Niño at inililibot sa nasasakupan ng kapilya upang nang sa gayon matunghayan ang hari ng sambayanang sa kanya'y namimintuho. Dito rin isinasagawa ang luwa sa mahal na poong Santo Niño, kung saan inihaharap ang karosa ng ating patron sa tahanang sa kanya'y kumukup sa loob ng isang taon. Pagkatapos, siya ay bibigkasan ng isang tula ng parangal o tinatawag na luwa. Ang karakol ay isang sayo pasasalamat. Hindi lang sayo pasasalamat, kundi ito ay sayaw ng pagkukunyagi dahil ang karakol ay pinagdiriwang din ang sinasagawa ng pista ng Santo Niño. Dahil nga ang Santo Niño ang siyang nagkumarito o bumaba sa lupa ng nagkatawang taong salita upang makipamuhay sa ating bilang isang bata. Kaya tayo nagkukunyagi dahil si Santo Niño ay nakiisa sa atin. Kaya ang karakol sa pamamagitan ng malighain, masining, masaya at makulay na pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Niño ay naibabahagi natin bilang isang kabataan kung ano ang buhay ng isang bata na nagsasaya, natutuwa, nagaganap sa piling ng Panginoon. Nananabik ang lahat tuwing sasapit ng bisperas ng kapistahan ng Santo Niño sapagkat sa hudyat ng katanghalian ay magsisimula na ang karakol. Ang karakol ay isang posisyon kung saan isinasayaw ang patron sa sariwang ng tugtuging pandanggo. Gayun din ang mga sumusunod at sumasama rito, isinasayaw ng buong galak ang panalangin ng kanilang mga puso. Ang ibig sabihin ng salitang karakol ay susok sa wikang Kastila. Inihahalin tulad ang mabagal na pag-inog ng karakol sa paglakad ng isang susok. Halos lahat ng sambahayang Katoliko ay dinadalaw at pinapanhik ng patron sa araw ng karakol. Bukas ang kanilang mga pintuan
tangan-tangan ng mga imahe ng Santo Niño, sabik na nagaantay sa pagdaan ng patron. Ang Costaleros de Santo Niño ay isang grupo ng mga kabataang namanata na sumayaw at pumasan sa pinggan ng patron sa panahon ng karakol. Sila ay masisigasig at nagtitiis sa hirap at bigat ng andas upang maisayaw at mailibot ang patron sa nasasakupan ng kapilya. Isa sa mga tampok ng karakol ay ang pangwakas na bahagi kung saan ang tradisyon ay itakbo ng pabilis ang imahe ng Santo Niño bilang parangal, bilang papuri ng Costaleros sa Santo Niño'ng sa kanila'y patuloy na gumagabay. Bagaman makapigil hininga ang bilis, ay maingat na itinataguyod ng Costaleros ang tradisyong ito na para sa kanila ay hindi makukumpleto ang karakol kung hindi maitatakbo ang Santo Niño. Ang karakol ni Santo Niño ay isang paraan ko at naming mga kabataan upang makapagbigay pa salamat sa pamamagitan ng masaya, masigla at masigasing na galaw. Nagiging daan rin po ito para maipakilala namin sa mga kapatid natin si Santo Niño sa mga nanonood at sumasama tuwing karakol. Para sa akin, ang karakol ay isang panata. Kaya taon-taon na ako nasa karakol kasi kahit na pagod na sa pagsasayaw, pagod na sa pagbubuhat ng andas o ng pingga, napapakita ko yung debosyon ko sa mahal ng patron, lalo-lalo na iba't ibang tao ay nakakasalumuko ako, iba't ibang mukha ng mga mananampalataya sa mahal na patron yung nakikita ko, nasabik na sabik na nakaabang sa kanilang bahay habang dumadaan ang karakol. Ang karakol ng Santo Niño ay isa sa pamamaraan kung saan ay pinapakita ang saya, sigla at ang pagkakaisa ng mga kabataan at ang kanyang mananampalataya. Sa pamamagitan ng prosesyon at ng pagsayaw ng patron buhat ng andas, isinasagawa namin ito upang maipakita ang lubos na aming pagpapasalamat at lubos na paggalang sa kanyang kapistahan. Para sa akin, ang karakol, ito ang paraan ko para paglingkuran ang Santo Niño. Ito na rin kasi ang aking kinalakihan. Kaya ako ito ginagawa taon-taon dahil simula nung bata ako, lumaki na ako sa simbahan at ito ang aking paraan para maibahagi at mapaglingkuran ko ang Santo Niño. Para po sa akin, ang karakol ay isang sayaw o tradisyon na sinasagawa upang maipakita po natin ang pagmamahal, pagpupugay at pasasalamat po natin sa ating Diyos. Isa sa mga mahalagang event sa ating parokya para sa akin, ito ay nagsisilbing paalala sa bawat isa kung gaano ang pagmamahal ng Diyos. Mahalaga po ito kasi ito po yung pagkakataon na ipinapaalala sa amin ang pagdiriwang na ito na kung gaano kalapit ang Panginoon sa mga sagkor, sa mga kabataan. Ano ang pista ng Santo Niño? Ang pista ng Santo Niño para sa akin ay nagpapagunita na si Jesus ay minsan ding naging bata tulad nating lahat. Nagpapaalala ito sa atin ng mga kahangahangang bagay ng mga bata. Ang kanilang kawalang malay, malinis na budhi, simple at payak, ang kababaang loob at pagiging matapat. Ang kapistahang ito ay nagpapagunita sa atin, lalo na sa mga magulang na ang mga bata ay dapat nating mahalin at kalingain. Daghang salamat, mahal na Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Happy Fiesta! Para po sa akin, ang pista ni Santo Niño ay para sa mga kabataan. Masaya po ang mamanata kay Santo Niño dahil nagsasama-sama po kaming mga kabataan upang gunitain ang kanyang pista. At isa na rin po itong paraan upang makapagpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob niya sa amin at patuloy na humingi ng gabay sa kanya.
Maraming binagawang pandemya sa nakalipas na 2 taon. Nawalan ng laman ng mga simbahan. Hindi tayo makadalo ng mga misa upang manalangin o humingi ng basbas. Hindi na tayo makapagsaya at makapagsama-sama gaya ng dati. Miss na rin nating sumayaw at umindak sa karakol. O kaya umilaw man lang sa prosesyon. Pero huwag kang mangamba. Babangon tayo. Kapit bisig. Sama-sama. Nariyan si Santo Niño. Gagabayan niya tayo. Hanggang sa isang araw, sabay-sabay muli nating sasambitin ang Viva Señor Santo Niño!